Isang mapagpalang araw sa butihing narrator at sa mga masusugid na tagapakinig. Ako nga pala si Dino, 45 taong gulang na at nagmula sa Batangas. Mahilig po akong makinig sa mga kwentong kababalaghan ukol sa iba't ibang nilalang ng kadiliman. Kaya naman naging masugid ninyo akong taga-subaybay. Naglakas loob po akong magbahagi ng mga karanasan ko at ng aking pamilya sa aming bayan. Ang unang kwento ay sumasalamin sa mga nagbalat kayong biik na inalagaan ng aking ama. Samantalang ang ikalawang kwento naman ay tumutukoy sa isang magandang dalagang umakit sa aking kapatid at nakapagdulot ng matinding kapahamakan. Taong 1998, nag-umpisang mag-alaga ng mga manok at baboy ang tatay ko na ginamit niya sa pagnenegosyo at paghanda sa tuwing may kaarawan o pistang ipinagdiriwang. Mahilig na bumili ng biik ang tatay ko sa kumpare niyang si Mang Lando. Ngunit nitong nakaraang buwan ay hindi na siya kumuha dahil nagkasakit ang kanyang kumpare. Iminungkahi at pinapunta na lamang siya nito sa isa pa niyang dayuhang kaibigan na si Mang Gregorio na nagmula sa Bilirin, Samar. Hindi pa masyadong nagtitiwala ang tatay ko sa lalaking tinutukoy ng kanyang kumpare. Kaya sinamahan siya ni Kuya Marlon sa mismong bahay nito. Kaya lang pagkadating nila sa baryo na kinatitirikan ng bahay nito, ay kinilabutan sila ng husto habang nagmamaneho ng truck. Karamihan sa mga kapitbahay nito ay mga nanlilisik ang mga mata at mukhang natatakam sa kanilang presensya. Hindi komportable si Kuya Marlon, lalo pa nang matitigan sila ng mga kadalagahang may nakakapangilabot ng ngisi na tulad ng mababangis na hayop sa gubat. Lumabas sa isang maliit na kubo ang lalaking nasa 40 ang edad at may mangilan-ngilang mapuputing buhok. Nagbabaga ang kanyang mga maiitim na mata at kawangis din niya ang mga kapitbahay sa paligid. Napag-alaman ng tatay ko na si Mang Gregorio iyon at magilo silang pinapasok sa kanyang bahay habang iginagayak niya ang mga biik. Medyo nakakasuka ang loob ng bahay. May nilalangaw at sumusulak ang umaalingasaw na malansang amoy. Mabuti na lang at mabilis na nakipagkasundo ang tatay ko sa naturang nagbebenta ng biik. Binigay niya ang bayad at inihandog sa kanya ng lalaki ang 4 na mukhang mga ordinaryong biik. Kinakabahan at halos hindi makatingin ng diretso si Kuya Marlon dahil talagang nangingilabot siya sa pisikal na kaanyuan ni Mang Gregorio. Marurumi ang kanyang mga kamay na tila na puno ng natuyong dugo ang mga gilid ng kanyang kuko. Ang hininga niya ay amoy malansa na tila dugo ng kung anong uri ng karne. Hindi na nagtagal ang aking ama, gayon din si Kuya Marlon sa naturang baryo. At agad na pinaharurot ang sasakyan dahil sa malakas na kaba na kanilang nararamdaman. Hindi sila makahinga ng maayos habang nasa biyahe dahil may mga mata pa rin na nakatingin sa kanila kahit saan sila bumaling. Noong makalabas sila at makarating sa bukana palabas ng baryo, ay tsaka pa lang sila nakahinga ng maluwag. Malulusog at masisigla ang mga naging alagang biik, kaya naman nahumaling ng mag-alaga ang tatay ko. Ngunit may isang partikular na pangyayari ang medyo nagpatindig ng balahibo ko noong pinabahog niya ako kinahapunan ng araw ng Sabado. Tandang-tanda ko pa noon, nakasakay lamang ako sa bisikleta, dala ang pambahog at pagkain ng manok. Malayo at walang kabahayan malapit sa may banglat. Nagmamadali na ako nung magpakain sa kanyang mga biik dahil malapit nang magtakip silim. At natatakot ako sa daanan dahil medyo liblib at masukal ang lugar. Hindi ko malaman kung may iba pang mga tao o nilalang ang nagagawi doon para manakot sa mga residenteng namamasyal.
Inuna ko munang pakainin ng mga alagang manok sa kanilang kulungan bago ako nagtungo sa may koral. Nagtataka ako sa mga biik dahil hindi sila masyadong kumakain ng mga ibinabahog na sagmaw, pero patuloy silang lumalaki at bumibilog. Napansin ko din na may mga sariwang dugo sa kanilang mga ngipin. Inisip ko na baka nagkakasakitan sila. Subalit wala naman akong napapansing sugat o anumang pinsala sa kanilang katawan. Pumasok ako sa loob ng kural at nagdahan-dahan akong naglalakad habang inoobserbahan ko ang apat na biik. Saglit akong natigilan at nanigas ang aking mga kalamnan nang mapagmasdan ko na nangislap ang mga nagbabaga nilang mga mata. Masama ang tingin nila sa akin at pagkatapos ay bigla silang nagkagulo at tinangka akong sugurin. Subalit mabilis akong nakatalon sa labas at nasaraduhan ko ng gate na yari sa kahoy. Humihingal ako sa sobrang kaba at hindi ko maipaliwanag ang nangingibabaw na takot sa aking dibdib. Nagmamadali kong iginayak ang mga sisidlan at pagkatapos ay hinding-hindi na ako lumingon sa direksyon ng naturang mga biik. Mabilis ko nang kinuha ang bisikleta at pinaandar. Pagkatapos ay tinahak ko ang kasukalan at nagdasal ako habang nagbabiyahe. Pagkadating ko sa bahay namin ay hindi ko nabanggit sa aking tatay ang nangyari dahil naisip ko na baka namalikmata lang ako. Kaya lang, nang sumapit ang hating gabi, ay hindi naman ako makatulog ng maayos dahil nagkaroon ako ng masamang panaginip. Nasa loob daw ako ng kural, punong-puno at naliligo ako sa putik. Napakadungis at punit-punit ang aking damit. Pinagpipistahan ako ng malalaking baboy na animo yung mga halimaw dahil namumula ang mga nanlilisik nilang mga mata. Makalipas ng ilang sandali, ay unti-unti silang nagbago ng anyo bilang mga tao. Dalawang babae at dalawang lalaki na marurungis at may mga matutulis na pangil at kuko. Mababangis ang mga mukha at nagtataglay ng mahahabang dila tulad sa aswang. Idinilat ko ang aking mga mata at mabilis akong bumangon sa higaan na parabang nalulunod sa dagat. Dahil kinakapos ako ng hininga. Makalipas ang ilang sandali, ay may naulinagan akong nag-uusap sa aming bahay. Buong lakas akong umalis sa higaan at nagtungo sa labas upang alamin ang nagaganap. Nakita ko sa may front door ng aming bahay na nag-uusap si Namang Pakito, gayon din ang aking tatay. Mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Dahil napapangiwi sa takot ang ekspresyon ng mukha ng aking nanay. Lumapit ako sa kanila, pero hindi ako nakisabat sa usapan. Napag-alaman ko na nanggaling pala sa malapit sa may banglat si Mang Pakito. Napadaan siya dahil nagtungo siya sa may sementeryo at may dadalhin siyang ulam sa kinakapatid niyang malapit ang bahay doon. Napansin daw niyang may kasamang lalaki ang kapitbahay nilang si Aling Perlinda. At mukhang may itinatago siyang kabit. Nahuli daw niyang naghahalikan. Ayaw na sana niyang madamay pa kung totoo man ang nangyari. Kaya binilisan niya ang pagtipas sa manibela patungo sa sementeryo. Pagbalik daw niya pa uwi, ay may nasabat siyang sasakyan ng pulis. Gayon din ang mangilan-ngilang taong nag-uusap sa daan. Napukaw ang atensyon niya. Dahil may kasunod na ambulansya ang naturang sasakyan ng pulis. Kaya naman hindi na siya nakapagpigil at tinanong niya sa mga tsismosang ginang na naglalakad sa daan kung anong nangyari. Base sa mga kwento nila, ay natagpo ang naliligo sa dugo si Aling Perlinda. Gayon din ang kasama nitong lalaki na hindi makilala. Wakwak ang kanilang mga tiyan at mga nakalabas sa mga bituka. Nakita ang kanilang bangkay sa tabi ng kural na mga alhagang biik. Noong una inakala daw ni Mang Pakito
na malamang ay nalaman ng asawa ni Aling Perlinda ang ginawa niyang pagtataksil. Kaya siguro ay sinugod nito sa may kural. Subalit nakapagtataka naman na wakwakan siya nito at nakalabas sa mga lamang loob. Wala namang tao na nasa matinong pag-iisip ang gagawa ng ganong karahasan. Isa pa, ay nawawala daw ang kanilang puso at atay. Kaya malakas ang hinala ng mga tao na kagagawan iyon ng misteryosong aswang. Kinilabutan ako sa mga sinabi niya. Nung mga panahong yon, ay medyo hindi pa masyadong maunlad ang aming bayan at napapaligiran pa rin kami ng mga lamang lupa at iba pang mga nilalang ng kadiliman. Kaya naman naniniwala kami sa mga teorya ng mga matatanda sa aming lugar. Pagkaalis ni Mang Pakito, ay nagtapang-tapangan ako na isiniwalat ang naganap sa akin sa banglat. Inisip ko na konektado ang nakita ko mula sa paltakang biik sa nangyari kay Aling Perlinda. Malamang ang mga biik ang naturang aswang. Nabanggit ko sa aking tatay ang mga napansin ko sa mga alaga niyang biik. Hindi pa rin siya kaagad naniwala sa akin. Hindi daw yun basihan upang mapatunayan ko na aswang ang mga alagang hayop. Pero medyo naguguluhan din siya dahil hindi niya lubos na kakilala ang kaibigan ng kanyang kumpare at kung saan nagmula ang mga inaalagaan nitong mga biik. Napagkasunduan naming obserbahan ang mga biik sa kinabukasan hanggang sa sumapit ang gabi upang malaman namin kung aswang nga ito o hindi. Minabuti na isama ng aking tatay ang panganay kong kapatid na si Kuya Marlon. Gayon din ako dahil ako ang sumunod sa kanya. Samantalang naiwan naman ang ikatlo kong kapatid na si Giselle at ang bunsong si Carlos. Gayon din ang aking ina. Kumuha ng itak, buntot pagi, gayon din ng asin at bawang ang tatay ko at ipinamahagi sa amin. Sa umaga ay nakapagbahog pa kami ng mga alagang biik, subalit nakapagtataka talaga nang mapansin namin na biglang lumaki at lalong bumilog at lumusog ang mga biik at nagmukha na itong mga baboy. Pero nananatili pa rin naman silang normal at ordinaryong mga hayop. Kaya talagang lumakas na naman ang mga kutob namin na posibleng yun na mismo ang aswang. Sumapit ang takip silim. Kinakabahan kaming lahat sa anumang mangyayari. Sumugod kaming mag-ama sa banglat kasama ng aking tatay, ang kumpare niyang si Mang Lando na may bit-bit na mga matutulis na kawayan. Dumaan kami sa may mga kulungan at napansin namin na bumagsak ang kulungan habang ang dalawang manok ay nakabulagta sa lupa. Butas ang kanilang tiyan at nakalabas ang balon-balunan nito at tigmak ng dugo. Maluha-luha ang tatay ko sa sandaling yon. Subalit nabalot kami ng kaba nang mapansin ng isang tabi na may isang lalaking nakatalikod at nakalahod sa kabilang dako na may kinakaing iba pang lamang loob ng isa pang alagang manok. Nagtungo kami sa banglat nang biglang nagulantang kami na may isang lalaking sumisigaw at nilalapa. Nasaksiyan namin kung paano laslasin ang leeg ng isang binata ng kakaibang tatlong marurungis na nilalang. Binutas nila ang tiyan at kinuha ang puso at atay. Pagkatapos ay pinaghampas ang ulo ng binata hanggang sa hindi na ito nakilala pa. Hinagisan sila ng sibat ni Mang Lando at matalas ang paningin ng marungis na lalaki na nanlilisik ang mga mata dahil nasalo niya ang sibat at hindi siya tinamaan sa dibdib. Bumungis-ngis ang babaeng aswang habang tigmak ng sariwang dugo ang kanyang bibig bago siya tuluyang tumakbo sa likuran ng banglat. Sinundan namin siya at nagtungo kami sa tagiliran ng banglat. Napasigaw sa galit ang tatay ko nang mapansin na patay ang ilan pang alagang manok. Luray-luray ang kanilang mga katawan, kaya nakatiyak kami.
na mga alagang biik ang may kagagawan ng mga patayan. Tumakbo kami sa may tagiliran hanggang sa nasumpungan namin ang babaeng aswang sa may pilapilan. Hinabol namin siya kahit napakabilis niyang tumakbo. Naisipan niyang lumipad, subalit tinagasan ng tatay ko sa balikat. Sumalida naman kami ni Kuya Marlon bago pa mapuruhan ng tatay namin. Hinagisan ko siya ng asin at saglit na nag-usok ang kalahati ng kanyang mukha. Kinuha ni Kuya Marlon ng bawang at ibinato sa isa pang babaeng aswang, subalit nakailag ito. Nakatsyempo naman ang tatay ko at pinagsasaksak niya sa tagiliran ang aswang. Samantalang si Mang Lando ay may hawak pang sibat. Pinagsasaksak niya sa dibdib ang lalaking aswang, samantalang pinagtulungan naming magkapatid ang isa pang lalaking aswang upang hindi na siya makatakas pa, at ibinuhos namin lahat ng asin sa kanyang kinatatayuan hanggang sa tuluyan na siyang manghina at magningas ang buong katawan. Nanginig siya at nagtarak ang mga mata habang ipit na sumisigaw, at pagkatapos ng ilang sandali ay nangitim ang kanyang buong katawan. Nasunog at natupok ng apoy hanggang sa tuluyang maging alikabok na sumama sa malakas na bagwis ng hangin. Pagkatapos nun ay kumawala sa kalangitan ang magkakasunod na pagdagundong ng kulog at kidlat. Nagmamadali kaming nagtungo sa may banglat dahil baka abutan kami ng malakas na ulan. Nakarating kami sa banglat at doon palang nagumpisang pumatakang malakas at malakarayom na buhos ng ulan. Napapaiyak ako habang pinagmamasdan ng mga alaga naming manok. Pati sila ay nadamay sa ginawang krimen ng aswang. Hinintay naming tumila ang ulan bago pa ilibing ng tatay ko sa kalapitang bakanting lote ang kanyang mga alagang manok. Inabot na kami ng madaling araw bago na ilibing ang mga manok. Pagkabalik namin sa bahay, ay inalam ng nanay ko ang nangyari. Ikinuwento ng tatay namin ang buong pangyayari at talagang kinilabutan ng nanay namin at lubos siyang nag-alala nang mapansin ang marurungis naming anyo. Nagpalit kami ng damit at nagpahinga ng halos isang oras bago tuluyang sumikat ang araw. Kinabukasan, nagtungo ang magkumpare sa bahay ni Mang Gregorio, subalit laking gulat nila nang matagpuan na nakakandado ang buong bahay at walang sumasagot mula sa loob ng bahay. Akala ng magkumpare ay hindi na nila makikita pang muli ang nanloko sa kanilang aswang. Subalit biglang may kumaluskos sa saradong bintana ng sulod-tulugan ng tatay ko sa itaas na bahagi ng bahay namin. Napakalakas ng mga ingay hanggang sa maisipan niyang buksan ng bintana. Bumulaga ang malaking maitim na aswang na may mahahabang dila. Naisip ng tatay ko na marahil ay iyon si Mang Gregorio at balak niya kaming patayin dahil sa ginawa namin sa mga ibinenta niyang mga biik. Sumugod kaming mag-ina sa silid-tulugan ng tatay ko at inabutan namin siyang nakikipaglaban gamit ang buntot pagi. Kaya naman pinagtulungan namin ang aswang, ngunit nakapasok siya sa kwarto at nahirapan kami sa pakikipaglaban. Sinuntok niya ako sa mukha at tumilapon ako sa kama, samantalang sinikmuraan naman niya bago sinakal si Kuya Marlon. Mabuti na lang at nahila siya ng aking ama. Nakipagbuno ang aswang sa tatay ko at nahampas siya ng buntot pagi sa mukha, maging sa buong katawan. Nag-usok ang kanyang balat at sinalag niya ang magkakasunod na pag-atake ng tatay ko. Nakahanap kami ng tiyempo ni Kuya Marlon. Inasinta namin sa mukha ang aswang. Sinabuyan namin ng asin sa mukha hanggang sa umatras siya at naisipang lumundag sa may bintana. Nilapitan siya ng tatay ko, subalit nasipa siya sa tagiliran, kaya hindi na niya napigilang tumakas sa bintana ang aswang.
Hindi na naman naabutan ng aswang. Dahil paglapit namin sa kinalundagan nito, ay bigla na lang siyang naglahong parang bula. Dumungaw kami sa bintana, subalit hindi na namin nakita ang kanyang anino o bakas sa labas ng bahay. Kinabukasan, nagtungo kaming mag-aama sa bahay ni Mang Gregorio at nananatiling nakakandado ang tarangkahan ng pinto ng bahay niya. Gayon din ang mga kabahayan ng kanyang mga kapitbahay na kinatatakutan ng aking Kuya Marlon, gayon din ng aking ama. Naisipan namin magtanong-tanong sa mga kabahayan na medyo malayo ang kinatitirikan sa bahay ng magkakalapitbahay na mistulang mga aswang. At napag-alaman namin na bigla na lang daw nawala si Mang Gregorio sa magdamag at walang bakas ng kanyang presensya ang nakita ng mga mangingilan-ngilang residente. Kasabay niyang naglaho ang mga kapitbahay na pinaghihinala ang mga aswang din. Teorya at haka-haka ng ilang residente ay bumalik na sa biliran Samar si Mang Gregorio. Samantalang nagtungo naman sa malayong lugar ang kanyang mga kapitbahay at doon na muli magninegosyo ng pagbebenta ng mga alagang hayop. Nalinlang pala ang magkumpare ng naturang negosyante at nadiskubre pa nila sa mga kausap nilang residente na di umano ay napansin na nilang may mga kakaiba sa mga ibinibentang biik at baboy nito. Mukhang hindi ordinaryong mga hayop at tila mga halimaw na sumisigaw sa tuwing sumasapit ang hating gabi. Kaya naman hindi sila madalas na lumalabas ng bahay at nag-iingat. Yun ang dahilan kaya malalaki ang mga kandado ng kanilang tirahan sa takot na baka pasukin sila ng mga iniisip nilang halimaw. Nagkatinginan na lang ang magkumpare. Hindi nila sukat akalaing may mga tuso at mapagkunwari palang mga tao ang magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Pagkatapos ng nangyari, ay naging wais na ang tatay ko sa pagpili ng bibilihin ng mga panibagong alagang biik. Nagpatuloy ang pagbebenta sa kanya ni Mang Lando ng mga biik at tiniyak nila na ligtas ang history nito, gayon din ang kalusugan bago ibenta at alagaan. Napagtapos ng aming tatay sa pag-aaral ang aking mga kapatid at nagkaroon na din ako ng mapagkakakitaan. Simula nang makatuwang ako ng aking ama sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga baboy. Nakapagpatayo na rin siya ng malaking tindahan ng mga pagkain ng hayop katabi ng aming bahay at lumawak pa ang kanyang negosyo. Dumako ang isang taon. Nagbakasyon si Kuya Marlon sa aming bayan. Naisipan na muna niyang mag-leave sa kanyang trabaho upang makatulong sa pagnenegosyo ng tatay ko at makasama na rin kami. Subalit naging komplikado ang lahat nang makilala niya ang isang dayuhang nagngangalang Olivia na nakilala niya sa may liwasan. Wala kaming masyadong impormasyon sa naturang dalaga. Ang alam lang namin ay buhat siya sa malayong lugar sa Masbate. Kaya lang siya napadpad sa aming bayan dahil sa kanyang mga kapatid na nakikipagsapalaran upang magkaroon ng trabaho. Hindi namin maunawaan kung ginayuma si Kuya Marlon dahil wala siyang mukhang bibig kung hindi ang babaeng yon. Minsan naisipan niyang haranahin ng dalaga na nakatira sa isang malayong baryo sa Batangas. Sinimplehan naming sundan ang aking kapatid kasama ang aking tatay. Bitbit namin ang mga sandata sa takot na baka makainkwentro kami ng mga masasamang nilalang sa daan. Inabot kami ng gabi sa pagbabiyahe at talagang kinilabutan kami ng husto nang mapansin na nakatira sa isang baryo na may mangilan-ngilang kapitbahay ang naturang dalaga. Maraming matataas na punong kahoy na nakapaligid sa kanyang bahay at napansin ko na walang sinumang tao ang nagagawi doon. Kinutuban ako, lalo pat kabilugan noon ng buwan. Malakas din ang mga kahol ng mga aso sa di kalayuan at talagang nagtayuan ang mga balahibo ko nang lumabas mula sa harapan ng bahay si Olivia.
habang kinakantahan siya ni Kuya Marlon gamit ang kanyang gitara. Nakasuot ng bestidang puti ang dalaga at litaw ang magandang hubog ng kanyang katawan. Pinapasok niya sa loob ng bahay Kubo si Kuya Marlon at lumapit kami ng tatay ko sa may pinto. Pinakinggan naming mabuti ang mga nagaganap doon. Nagulantang kami nang biglang lumakas ang hangin sa labas ng bahay at may lumitaw na dalawang bulto na nakatayo sa may talahiban. Dalawang magagandang dilag na may mahahabang pangil. Matutulis na kuko, gayon din ng mga dila nito. Samantalang nagtataglay din sila ng malalaking pakpak. "Mandurugo!" bulyaw ng tatay ko. Inilabas niya ang dalawang sibat sa kanyang likuran habang hawak ko naman ang buntot ng pagi. Gayon din ang sagradong tubig na iniregalo ng kapinsanan naming pari. Umatake ang dalawang dalaga sa aming harapan at mabilis na hinataw at pinagsasaksak sa dibdib ng tatay ko ang matapang na dalaga. Samantalang biglang bumukas ang pinto ng kubo at nasaksihan namin na nagsisigaw si Kuya Marlon habang nakabigkis ang mga bisig ni Olivia sa kanyang balikat. Balak niyang kagatin sa leeg ang kapatid ko. Hindi ko siya matulungan dahil bigla akong dinambahan ng isa pang dalaga. Pinagkakalmot niya ako sa braso at pagkatapos ay sinakal niya ako. Mabuti na lang ay nasuntok ko siya ng malakas sa tiyan. Napangiwi siya sa sakit at nakabuelo naman ako. Kinuha ko sa aking sisidlan ang sagradong tubig. Pagkatapos ay isinaboy ko sa kanyang muka, gayon din sa katawan. Nag-usok ang kanyang balat at bigla siyang sinakop ng malalaking ningas ng apoy bago bumulagta sa lupa. Pinagtulungan naman ng tatay ko at gayon din ni Kuya Marlon si Olivia. Pinagsasaksak nila gamit ang sibat hanggang sa tuluyang bawian ng buhay. Nakahinga na lang kami ng maluwag nang masigurado na hindi na humihinga si Olivia. Patuloy pa rin na umaalulong ang mga aso sa paligid at nagkakagulo ang mga ibon sa kaitaasan. Minabuti naming tatlong umalis na sa lugar na yon bago pa may dumating na panibagong kampon ng kadiliman. Hindi na rin ligtas kung mananatili kami dahil posibleng may mga kasamahan pa si Olivia na umaali-aligid lang sa paligid. Kaya naman dali-dali kaming kumaripas ng takbo habang palingalinga kaming umaalis sa lugar na yon. Pagkatapos ng naging karanasan ni Kuya Marlon ay mukhang natauhan na rin siya. Kinikilatis muna niyang mabuti ang mga dalagang napupusuan niya bago ligawan. Hindi rin naman nagtagal at nakahanap na rin siya ng katapat. Ang napangasawa niya ay ang dati niyang kaklase sa sekundarya na matagumpay na nakapagtrabaho sa Maynila. Muli silang nagkita sa Batangas nung nagkaroon sila ng alumni homecoming. Nabiyayaan sila ng dalawang anak at nakapagpagawa na rin sila ng sariling bahay. Sa kasalukuyan ay nananatili kami ng aking bunsong kapatid na si Carlos na nakatira sa Batangas kasama ang aming mga magulang. Samantalang ang iba naming mga kapatid ay nagtatrabaho at naninirahan sa ibang bayan at sa tuwing nagkakaroon lamang sila ng bakasyon nakakabisita sa aming bahay. Hanggang dito na lang po ang kwento ng aking pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagpalain nawa kayo ng may kapal.